Bago po natin simulan ang kwento, muli po ay inaanyayahan ko kayo na sumali sa aking Facebook group. Makikita nyo po yung link ng aking Facebook group dito sa description ng video na ito. Yun lamang po at simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ibabahagi po namin sa inyo ngayon ay padala ng isa nating avid listener na tawagin na lang natin sa pangalan na Jack. Mapagpalang araw po, Commander. Itago mo na lang po ako sa pangalan na Jack. Taga rito po ako sa Makati at masugid na taga-subaybay mo po ako magmula nung una na bago pa lamang yung channel mo. Sana po ay maisingit mo ang kwento ko dahil ako'y kating-katina na marinig at nang mabigyan ng buhay ang kwento kong hindi maganda. Nangyari po ito sa isang kilalang beach sa Oton, Iloilo. Nung mga panahon na ito, Commander, ako po ay pamilyado ng tao at syempre hindi pa rin maiiwasan sa ating mga lalaki yung pagiging babaero. Minsan po nahuli ako ng asawa ko para naman makabawi ako sa kasalanan niya. Niyaya ko siya pumunta sa Oton, Iloilo kasama ang nag-iisang junior namin. Ma, baka naman pwedeng patawarin mo na ako, ma. Pangako hindi na mauulit. Wika ko sa aking asawa. Ay naku, Jack. Palagi na lang hindi mauulit. Ilang beses na to, Jack. Ma, nangangako ako sa iyo. Pakiusap pag mo akong iwan. Huwag niyo akong iwan ng mga anak ko. Mga anak? Isa pa lang ang anak natin, ha? Bakit? Huwag mo sabihin marami ka ng anak sa iba. Ha? Ay, nang anak ko pala, ma. Pakiusap. Para makabawi naman ako sa iyo, ma. Eh, tara, punta tayo dun sa magandang beach sa Iloilo. Eh, balita ko, ma. Sabi ng mga katrabaho ko sa office. Eh, maganda raw dun. Bahala ka. Sige, bumawi ka. Nung mapapayag ko ang aking asawa, hindi na ako nagsayang ng oras at madali kaming pumunta sa beach sa Oton, Iloilo. Pagdating namin dito, sobrang sarap ng hangin. Talaga namang nakaka-relax dito, Commander. Ang sabi pa ng junior ko, Daddy, ang ganda naman po rito, Daddy. Oo nga, anak eh. Mag-enjoy ka lang, anak ah. Huwag kang gagawin doon sa malalim, ha? Dito ka lang. Naintindihan mo, anak, eh baka mamaya eh mapaano ka pa. Opo, Daddy. Habang yung anak ko ay masarap ang ligo sa parting mababaw ng dagat, kami naman mag-asawa ay nandoon lang sa kubo habang pinagmamasdan ang napakagandang kapaligiran. Ma, anong masasabi mo sa lugar na to? Ang ganda, no? Oo, maganda. Pero mas maganda yung babae mo. Man naman, kaya nga kita isinama rito nang makabawi naman ako sa'yo. Patawarin mo na ako, ma. Hindi na yun mauulit. Para sa akin, ikaw lang ang pinakamaganda. Kaya nga kita pinakasalan mamay eh. Hindi nagtagal, Commander. Napapansin ko na dumadami ng dumadami yung naliligo sa dagat. Ma, pupuntahan ko lang yung anak mo ah. Eh, ang daming tao eh. Eh ano naman, maganda nga yun, may kasama yung anak mo dun. Sige, alis na ako. Paglapit ko sa aking junior, ang wika sa akin ng bata. Daddy, tignan mo yun. Alin, anak? Eh yun o, kanina pa ako tinitignan nun, Daddy. Ayun ba, yung magandang babae na yun. Eh baka naman, anak, nagagwapuhan sa'yo. Hindi, Daddy. Lumalabas yung dila niya kanina. Totoo ba, anak? Eh baka naman, anak, eh nasisilaw ka lang sa araw. Hindi po, Daddy. Totoo po talaga. Eh kung ganun, sandali, anak, at lalapitan ko lang saglit yung babae na ito.
Nung sabihin ko na lalapitan ko yung babae, siya pa ang lumapit sa akin. Dahil bago ako makatayo sa aking kinauupuan, nakita ko na natumayo ito at humahakbang papalapit sa akin. Paglapit niya ang wika nito. Excuse me, ako nga pala si Melanie. Miss, baka pwedeng lumayo ka ng kaunti eh, yung commander ko nandiyan eh. Baka mamaya eh malintikan ako eh, ang sexy-sexy mo pa naman. Grabe naman yan, magselos. Ay, hi, ang cute mo naman, baby. Magandang araw po, magandang bini-bini. Ang puti-puti mo naman po. Ay, ang batang ito, ang pilyo. Miss, baka naman pwedeng layo ka ng konti, yung asawa ko nakatingin. Diyan ka na nga. Wika ng babae habang galit itong lumalayo. Anak, tara na dun. Sige po, daddy, nagugutom na po ako eh. Pagbalik namin sa kubo, nakatikim na naman ako ng mga masasakit na salita sa aking asawa. Jack, akala ko ba magbabago ka na? Eh ano yung nakita ko? Ma, ano ba? Eh nakita mong siyang lumapit, hindi naman ako eh. Tsaka yung anak mo ang tinitignan niya, hindi ako. Anong hindi ikaw? Kung makadikit nga sa'yo, eh akala mo eh ikaw ang asawa niya. Manaman, pinalayo ko na nga yung babae eh, nagalit pa nga eh. Huwag mo na kasing isipin nyo, nagpunta tayo dito para mag-relax. Okay, huwag ka nang magalit, ikaw lang naman ang mahal ko eh, di ba? Pakis nga akma. Pagsapit ng hapon, lumayo muna kami saglit sa dagat at naghanap kami ng matutuluyan. Sa beach na ito, Commander, maraming nakapaligid dito na mga nagpapaupa ng matutulugan. Paglapit ko sa isang lalaki doon, kinausap ko ito kung meron pa bang available na matutulugan. Magandang hapon po. Nakita ko kasi itong nakalagay dito sa labas na pwedeng mag-upa ng matutulugan kahit isang gabi lang. Pwede po ba? Pwede naman po. Ilan po ba sila? Tatlo lang kami. Sige po, walang problema. Meron pang isa. Mabuti na lang po at inabutan nyo. Kasi kung hindi, eh baka wala ho kayong matulugan dito. Lahat po ng matutulugan dito, eh sold out na. Ay, mabuti na lamang po pala at kahit hindi pa lumulubog ang araw, eh pumunta na kami rito. Sige po, salamat po. Sir, ma'am, ito lang po ang ipapaalala namin sa inyo. Kung kayo po ay lalabas ng inyong kwarto, huwag niyo pong iiwanan ang mga importanteng gamit dito sa inyo. Dahil pag yan po ay nawala, hindi po namin yan pananagutan. Kumpleto po ang aming mga tauhan. Kung meron man kayong kailangan, sabihin niyo lang po. Sige po, maraming salamat po. Pagpasok namin sa kwarto, ramdam na ramdam ko, Commander, yung tila ba napakabaho ng buong paligid ng kwarto. Ang sabi tuloy ng aking anak. Daddy, Mami, ang lansa naman po rito. Wala po bang iba? Anak, tabing dagat kasi to, anak. Iyaan mo na, ngayon lang naman tayo rito, bukas ng hapon, uuwi na rin tayo. Daddy, ang baho, nasusuka ako, Daddy. Anak, sandali, tatawag lang ako sa labas. Tumawag ako sa labas ng mga nagtatrabaho dito. Dali-daling dumating yung isa pang lalaki. Meron siyang dalang plastic kahit hindi ko pa naman sinasabi na yung anak ko ay nagsusuka. Kuya, ano hong kailangan mo? Bakit may dala kang plastic? Ito sir, ano po ito kasi lagi ko po itong dala kasi pag may napupulot akong basura, eh dito ko po nilalagay sir. Ganun ba? O siya, tarahu sa kwarto dahil yung anak ko ho eh. Nauutal at hindi ako mapakali nung mga oras na ito.
Sa unang pagkakataon kasi, Commander, yung anak ko ngayon ko lang ito nakitang nagsuka. Habang sumusuka yung anak ko, ito namang lalaki ay sinasahod niya ng dala niyang supot yung nilalabas ng anak ko. Ah, sige, iho. Sige, isuka mo lang ng isuka. Akong bahala sa supot, marami akong dala. Sabi ng lalaki. Habang yung anak ko ay nagsusuka, yung kanang kamay ng lalaki ay hinihimas yung likod ng anak ko. Matapos magsuka ng anak ko ang wika ng lalaki. Ah, sir, ang dami hong sinuka ng anak niyo ah. Sige, hot, ako na pong bahala rito. Itatapon ko na lang po ito sa basura. Sige kuya, ito pong bayad. Wag na sir, wag na po. Wag na. Trabaho po namin to eh. Lumipas ang gabi na ito ay wala namang problema. Kinahaponan ay uuwi na sana kami nung makita ko yung lalaking nagsasahod ng suka ng aking anak. Sir, saan ho kayo punta sir? Uuwi na po ba kayo? Oo sana eh, pero parang hindi yata muna eh kasi yung asawa ko eh nagagalit eh. Bakit naman po sir? Alam mo naman tayong mga lalaki, dahil straight tayo na lalaki, hindi maiiwasan na titingin tayo sa mga, alam mo na. Ay, oo nga sir eh, pero si ma'am mukhang hindi yata nasatisfied dito sa lugar namin. Kung gusto niyo po sir ah, kung hindi niyo po mamasamain, meron po akong alam na lugar. Yung kayo lang po ang andoon, magandang bahay po yun, may swimming pool, kaya nga lang po eh, gitna ng kagubatan, tsaka tahimik yung tipong walang manggugulo sa inyo sa mga gusto nyong gawin. Saan ho yun? Dito lang din sir, sa Iloilo. Pero, tsak ko sa inyo, mag-i-enjoy kayo dun sir. Alam nyo ba? Yung mga taong nagpupunta doon, talaga namang magbibigay ng feedback na napakaganda. O sir, gusto nyo po ba? Tsaka hindi naman po, mamahalin eh. Mura lang po sir. Siguro, ngayon ang alam ko may promo pa nga ngayon sir eh. Talaga? Ano ma, gusto mo ba doon? Sige tara, naaasiwa ako sa lugar na ito. Ha, ang baho-baho, napakalansa. Ma'am, doon po sa lilipatan po ninyo na nire-recommend ako, siguradong masisiyahan po kayo bukod sa maganda ng bahay. Siguradong yung lugar, tapos yung swimming pool po doon at yung pagkain, napakasarap po. O siya tara na. Isinama kami ng lalaki na ito doon sa sinasabi niya. Totoo nga pala na nasa gitna ito ng gubat. Pagpasok namin dito, gulat na gulat kami ng aking pamilya dahil talagang napakaganda ng bahay. Ang laki nito, Commander, tapos nasa gitna ito ng kagubatan at wala man lang kapitbahay. Sir! Ito na po yung sinasabi ko. Mura lang po rito, sir. Ah, talaga? Ma'ang ganda rito, mama, no? Ano, Junior? Daddy, ang ganda po dito. Sandali lamang po. Pagpasensyahan nyo na yung asong tumatahol. Alam nyo naman eh, di ba? Okay, balik po tayo sa kwento. Daddy, nagugutom na po ako, Daddy. Kuya, meron ba ritong pagkain? Sir, meron po. Sandali lamang po. Ano pong gusto nyong order? Binigyan kami ng menu. Nakalagay dito yung kompletong pagkain na pwede naming orderin. Ang gusto ng asawa ko ay adobo, habang ako, bopis. Yung anak ko naman, nagustuhan niya yung sisig ng Pampanga. Nakalagay kasi doon sa menu, sisig ng Pampanga. Paborito yun ng anak ko. Sir, okay na po ba itong mga order nyo? Okay na kuya, sige. San ba ang kainan? Tsaka san ba ang kwarto para maibaba namin yung mga gamit namin? Dito po sir, tara po. Tapos yung kainan po, doon po sa second floor. Para po makita nyo rin yung ganda ng view. Pumunta kami sa second floor. Yung sinasabi niya pala na view ay mga ilaw lang na nakapaligid doon sa buong bahay na malaki. Ang luwang kasi ng bakuran nito, Commander. Tapos,
sa gawi doon ay wala ka nang matatanaw kung hindi puro matataas na puno. Ah, sir! Ito na po yung order po ninyo. Kumain po kayo ng kumain, ha? Nung kumakain kami, napansin ng anak ko. Daddy? Mami? Bakit parang walang tao rito? Tayo lang po yata, mami, daddy? Yun nga ang maganda. Yun ang gusto ko, anak. Ayoko nang masyadong maraming tao. Ah, kuya. Ano po yun, sir? Maitanong ko lang, kuya, no? Bakit kami lang ang tao rito? Ay, sir, eh. Kapapalit lang po kasi ng ship kanina bago tayo dumating. Hindi niyo po ba nakita, sir, yung babaeng maganda po doon? Kuya, huwag mo nang sinasabi sa asawa ko yung babaeng maganda. Ay, sorry po, ma'am. Ibig ko po sabihin, sir, yung babae pong cashier doon kanina, hindi niyo po ba nakita? Eh, nag-usap po kami na ako muna ang papalit sa kanya kasi tapos na po ang ship niya, eh. Ganun ba? Eh, bakit parang wala yatang ibang taong nag-uupa rito ngayon? Sir, sinabihan ko po kasi yung babae doon kanina na huwag muna siyang tatanggap ng mga mag-uupa at magre-relax dito kasi nakita ko po kasi yung mga reaction ni ma'am kanina, eh mukhang ayaw niya po ng kung sino-sino po yung kasama. Mainam na po yun, sir, para at least eh yung kaligayahan ni ma'am eh maibigay niyo po, hindi po ba? Sabagay. Sa totoo lang, Commander, nung mga oras na ito ay talagang hanga ako sa pananalita ng lalaki na ito. Hanggang sa dumating na ang oras ng pagtulog, pumasok kami sa isang kwarto habang yung anak ko ay nasa kabilang kwarto na maliit. Ma, mama, mama. O ano na naman, Jack? Ma naman eh. Eh, huwag ka nang magalit. Sulo natin ang kwarto. Alam mo na, mama. Nung gabi na ito, Commander, ay merong namagitan sa amin ng asawa ko. Pero syempre, hindi na ito bago sa amin. Habang merong nangyayari sa amin, yung anak ko ay biglang sumigaw sa kabilang kwarto. Madali kaming tumakbo ng asawa ko doon nung makita ko yung anak ko. Tulog naman ito. Nananaginip lang siguro si Junior, ma. Dito ka na lang. Tapos doon na lang ako sa kabila. O siya, sige. Pagtulog ko, Commander, ramdam ko yung tila ba merong sumasakal sa akin. Pilit ko itong pinanglalabanan kasi hindi na ako makahinga. Naalala ko yung kasabihan ng mga matanda na pag ikaw ay binabangungot, kailangan mong igalaw ang hinlalaki ng iyong mga paa upang ikaw ay magising. Ganun nga ang ginawa ko, Commander, pero ang pinagtatakahan ko, nung magising ako, hindi pa rin ako makahinga at ramdam ko na talagang merong sumasakal sa akin. Nung mga oras na ito, gising na ako pero yung aking mga mata ay tila ba pinipigilan ng kung sino para makadilat. Nung makadilat na ako, kitang-kita ko yung isang matandang lalaki na sumasakal sa akin. Yeah, panibagong pagkain! Gumaganon yung matandang lalaki na sumasakal sa akin. Nung sipain ko ito ay nahulog siya sa semento. Madali akong bumangon at nung pagbangon ko, takang-taka ako, Commander, dahil wala na siya sa semento. Pagtingin ko naman sa pintuan, sarado yung pinto, hindi rin naalis ang lock nito. Iniisip ko, ano yun? Multo? Elemento o aswang? Pero kung aswang ito, paano siya nakapasok sa bahay? Kasi konkreto yung bahay, tapos nakalak yung pintuan. Madali akong tumakbo sa aking asawa. At nung buksan ko yung kwarto, laking gulat ko. Isang babae naman na napakaitim at mahaba ang buhok ang nakita kong nakatayo
sa harapan ng aking asawa habang sila ay natutulog ng anak ko. Uy! Bitawan mo ang asawa ko! Lumayas ka rito! Wika ko. Yung matanda kasi na ito ay hinahawakan niya yung paa ng aking asawa. Paglingon sa akin ng matanda na ito, kitang-kita ko, Commander, na sinalubong niya ako. Nang salubungin niya ako ay ramdam na ramdam ko na tumago siya sa aking katawan. Ginigising ko yung asawa ko dahil gusto kong sabihin yung mga nakita ko. Nung magising ko siya ay nagalit pa siya sa akin. Jack, anong oras pa lang nang gigising ka na? Ma, umalis na tayo rito, Mama. Bakit? Ma, hindi ko gusto tong lugar na ito. May nagpapakita sa akin na hindi maganda. Jack naman eh. Matulog ka na nga. Nang dahil sa ayaw maniwala ng asawa ko, tinabihan ko na lang sila matulog dahil nga natatakot na ako. Makalipas ang buong magdamag, pagdating ng alas 5 ng madaling araw, bumangon na yung asawa ko at naghahanap ng kape. Jack, tara, hanap tayo ng kape. Paglabas namin ng kwarto, nakita ko yung lalaki na may nilalagay doon sa lamesa. Nilapitan ko ito at nung makita ko, nagtitimpla pala siya ng kape. Sir, ma'am, magandang umaga po. Kamusta po ang pagtulog? Ayos lang po ba? Sasagot na sana ako nung biglang nauna sa akin yung asawa ko. Eto kuya, ayos lang naman. Ay mabuti naman po kung ganun, sir, ma'am. Pwede na po siguro kayong mag-swimming kasi gantong oras po malamig yung tubig eh. Nakaka-relax po ito sa katawan. Sige po kuya, salamat. Pagkatapos naming magkape, naligo kami sa napakalamig na swimming pool habang yung anak namin masarap pa din ang pagtulog sa kwarto. Ewan ko ba, Commander, bakit biglang nawala sa isipan ko yung anak ko nung mga oras na ito. Pinaalala lang sa akin ng asawa ko na yung anak namin ay andoon pa. Sinabi ng asawa ko na gigisingin niya muna yung aking anak hanggang sa ako na lang mag-isa ang naiwan sa swimming pool. Hindi nagtagal, Commander, ako mismo ay nagulat dahil habang ako ay naliligo sa swimming pool, merong isang babaeng lumitaw doon sa aking likuran. Teka, hindi ba ikaw yung babae doon sa dagat? Ako nga, sinundan kita. Sakto wala yung asawa mo, may pagkakataon na tayo. Teka, miss, lumayo ka nga sa akin. Nagbabagong buhay na ako eh. Ano ka ba? Wala naman yung asawa mo eh. Yung babae na ito, Commander, ay talaga namang malandi sa aking paningin. Inaakit niya ako at ewan ko ba, parang sumusunod ako sa gusto niya, lalo na pag tinititigan niya ang aking mga mata. Yung babae na ito, Commander, ay nagawa niya akong isama sa gubat. Pagbalik naman ng asawa ko ay naririnig ko na sumisigaw siya at hinahanap niya ako. Miss, babalik na ako doon yung asawa ko. Inaantay ako. Ano ka ba, Jack? Huwag mo muna siyang pansinin. Ako na lang muna. Pagkatapos natin, Jack, mamaya na kayo. Nung hinalikan ako ng babae, ramdam na ramdam ko na gustong gusto ko ito. Siyempre dahil sa ako ay literal na babaero, pumayag na rin ako sa kagustuhan niya at sumabay ako sa agos. Kaya lang, Commander, nung hinahalikan ko siya, ramdam ko sa loob ng aking bunganga ay humahaba yung dila niya. Tapos nun, napadilat ako nung makita ko yung kahalikan ko ay napakapangit ng itsura nito. Itinulak ko siya at nung mabuwal siya sa lupa, dito tumambad sa akin yung totoong itsura niya. Siya ay kulukulubot na babae habang nakasuot lamang ng panty at bra. Ano ka?
Aswang ka ba? Bakit mo 'to ginagawa sa akin? Wika ko. Hindi naman ito nagsasalita mentres ay tumayo ito at humahakbang papalapit sa akin. Nagawa kong magtatakbo at pumalik ako sa swimming pool. Hindi naman siya sumunod at nung makita ako ng asawa ko, ang wika nito sa akin. Jack, saan ka ba galing? Doon, nagbawas. Nagbawas? Meron namang CR dito sa loob. Ayokong aminin sa asawa ko yung mga nakita ko dahil pakiramdam ko ay hindi siya maniniwala. Pagsapit ng pagputok ng araw, nagpaalam na kami doon sa lalaki at nung bayaran ko siya, tumatanggi pa ito. Sir, huwag na po. Ang mainam po niyan, sir. Libre muna kayo. Tapos, sa susunod na pagbalik nyo, kung nagustuhan nyo rito, di saka po kayo magbayad. Hayaan nyo po, tatandaan ko po yung mga pangalan nyo. Napakabait mo naman, kuya. Talaga ba? Hindi mo kami pagbabayarin? Ay, hindi po, ma'am. Pangako. Ako naman, Commander, hindi na ako kumikibo nung mga oras na ito. Dahil ayoko nang magsalita patungkol pa sa mga nangyari sa akin na hindi nalalaman ng asawa at anak ko. Pag-uwi namin dito sa Maynila, hindi ko pa rin makalimutan yung mga nangyari, lalong-lalo na nung makipaghalikan ako sa isang magandang babae na kalaunan ay naging pangit. Nagtataka yung asawa ko kung bakit napakatahimik ko araw-araw. Pinagbibintangan pa nga ako nito na mukhang naaalala ko daw ata yung mga naging babae ko. Jack, bakit napakatahimik mo? Ano, hindi ka na masaya sa akin? Ma, wala naman akong sinasabi eh. Alam mo hindi ko lang makalimutan yung mga karanasan ko dun. Anong karanasan? Ma, mahirap paniwalaan pero alam mo ba, inaswang ako doon. Anong aswang? Bakit ako hindi ko nakita? Mama, yan namang mahirap sa iyo Magkasama tayo pero hindi ka naniniwala sa akin. Ay naku Jack, ewan ko sa iyo. Habang lumilipas ang araw, Commander, ewan ko ba sa sarili ko kung bakit palagi kong nakikita sa itsura ng iba yung babaeng nakipaghalikan sa akin sa Iloilo. Maging yung mga katrabaho ko na pagbibintangan ko na nakamukha niya yung babae na yun. Isang gabi, ginabi ako sa trabaho dahil nag-OT ako at sa dami ng trabaho na iniwan sa akin ng boss ko. Lumapit sa akin yung katrabaho ko na tawagin mo na lang sa pangalan na Menji. Ang wika nito sa akin. Hi Jack! Aba, sobrang sipag mo ah! Hindi ko siya tinitignan, mentres ay busy ako sa ginagawa ko. Kinukulit ako ni Menji at kinakausap niya ako. Jack! Aba, napaka-isnabero mo naman! Kung hindi ka lang pogi Nung sabihin niya yun, dito ako napatingin sa kanya, Commander, habang nakangiti. Nawala yung pagkakangiti ko nung makita ko yung itsura niya. Teka, paano mo ako nasundan dito? Wika ko habang takot na takot. Jack, magkatrabaho tayo. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita katrabaho. Galit na galit ako kay Menchi at hinawakan ko yung upuang bakal na inuupuan ko. Nung kuhanin ko ito at akmang ipapalo ko sa kanya, bigla siyang nagtatakbo. Tinugis ko si Menchi papunta sa labas ng opisina para akong baliw at nung makita ako ng gwardya, madali ako nitong inawat. Ang wika sa akin ng gwardya. Sir, anong problema niyo sir? Ma'am, dyan lang ho kayo ma'am, huwag kayong lalapit dito. Chip, bitawan mo ko Chip. Aswang to eh. Sir, anong aswang ang sinasabi niyo? Nung mahimasmasan ako, Commander,
Dito ko na nakita yung totoong itsura ni Menki. Pero ganun pa man, itong si Menki ay nireklamo ako sa boss namin. Tapos ang mahirap pa dito, Commander, nakarating pa ito sa pulis. Inakala tuloy ng mga pulis na ako ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero lumabas naman sa aking test na ako po ay negative. Hanggang dito na lamang po, Commander, ang kwento ko. Sana po ay mapansin mo. Siya nga po pala. Avid listener mo po ako. Maging kami ng mga kasamahan ko rito sa opisina. Ang sabi nga po nila, aantayin nila ang kwento na ito upang malaman nila yung pangyayari sa buhay ko magmula nang pumunta kami sa Oton, Iloilo. Maraming maraming salamat po, Commander, at sana po ay mabigyan mo ng magandang buhay ang kwento kong nakakatakot. Okay, maraming maraming salamat po kay Kuya Jack sa pagsulat ng kanyang karanasan. Kuya, ang may papayo ko kagaya po ng paulit-ulit ko na sinasabi, huwag po tayong magtitiwala sa iba kasi po hindi lahat ng tao ay pwede mong pagkatiwalaan. At yung nangyari po sa iyo ay hindi basta pinaniniwalaan ng ibang mga tao. Yun lamang po, sana mag-enjoy po yung mga kasamahan mo sa opisina sa pakikinig ng iyong kwento. Kayo na po ang bahalang humusga kung hindi po maganda ang pagbibigay ko ng buhay sa iyong kwento. Okay, muli po maraming salamat po at babate na po tayo. Kauna-unahan, binabati ko si Yodsky the Best at ang Hello Kitty Boys of Ilocos. Pangalawa, si Joanne Jazz, Jiro Jazz, Chai Jazz, Lat Jazz from Caloocan. Okay, Julius L. Gamaro Ardi, wala siyang nilagay na iba. Ray Engreso from Orlan Negros Oriental at saka si Diana Clalago ba yun? Sorry po ah, hindi ko maintindihan eh. Clalago, tama, okay. Lourdes de Jesus, Anthony Medrano, ayan, Reggie Namata, Catalina Draper. Pakibati po kuya asawa ko na si Fritz Draper at mga anak ko, Pren Carl, Leonis, Prince Leo from Anini Y. Antique. Salamat po. Binabati ko po si Philip Lakipo Reyes. Okay, sino pang susunod na magpapabati dyan? Pakikompleto nyo po ah, para po maganda ang ating pagbati. Okay, binabati ko po si Ninyo Noel Sumagyo, Ivy Grace Escaran, Noel Kabikal, Pabelia Victor, Watanabe Nishihara. Ayun no? Binabati ko po si Michael Orculio. Commander, pakibati naman po Orculio family from Dumaguete City and South Cotabato. God bless po. Uy, salamat po sa inyo. Binabati ko po si Ate Irene Laron. You can cut kudyamat. Ano ba yun? Lupet. Arman Steve Lacamura. Alfredo Pablo. Marts Batun. Leo Urbano S. Nardo Talon, Rosalie Manangan, Ashley Pacundo, sino pa ba ang kasunod? R.M. Pugoy, Jennifer Shields, J.P. Alejandro. Ayan, hindi ko na makita yung ibang comment. Sabi ko po sa inyo, mag-reply po kayo sa pinned comment para doon ko po mabasa ang inyong mga kuwento. Okay, Joanna Jelica Mendoza Canlas, magkakadikit ah. Sino ba ito? Si Purdy Table. Tapos, tagasan si Kuya Purdy Table, Dubai, Spider Jepoy Danny, Spider Jepoy Danny, Ding, Janet, Jonah, Rona, and at Ape. Thanks po. Salamat po. Pasensya na po at pangit ng pagkakabasa. Magla-live po ako tapos babasahin ko po ang lahat ng inyong komento para kayo ay aking mabate. Inuulit ko po ha,
mag-reply po kayo sa pin comment para po doon ko po kayo babatiin kasi kagaya po niyan, hindi ko na po makita yung ibang comment. Okay, hanggang dito lang po ang ating pagbate. Pasensya na po sa hindi ko mabate. Sana po naiintindihan nyo na sa pin comment ko po sa ibabaw ng video na ito, doon po kayo mag-reply. Ilagay nyo po halimbawa doon na ako po si Jan ganito, from Cebu, pabati po yung asawa ko na si Mina, si Almira, ganyan. Kung sino-sino po, yun, ilagay nyo. Okay, yun lamang po at sana mag-enjoy kayo sa ating video. Salamat.